sa mahigit kumulang 20 bilyong piso ang nawawala sa pamahalaan dahil sa oil smuggling o paihi. Ang paihi ay pagpupuslit o pagnanakaw ng mga krudo, langis, gasolina at liquefied petroleum gas o LPG ng malalaking tiwaling negosyante sa ating bansa. Maalawakan ang operasyon ng paihi na nagsisimula sa mga malalaking barko na makargay krudo o langis papasok sa mga kargatan ng ating bansa. Bago pa man makaabot ang mga krudo at langis sa malalaking oil depot na dapat pagdalhan ito na isasagawa na ang paihi sa laot pa lang. Nagiging matagumpay ang mga paihi dahil sa pakikipagsabwatan ng ilang mga tiwaling politiko at mga otoridad kung kaya't namamayagpag ang mga sindikatong nasa likod nito. May kani-kanilang storage, warehouses o depot ang mga nasa likod ng paihi sa Kamaynilaan maging sa mga probinsya. Nagagawa nilang legal ang kanilang illegal na operasyong paihi sa pamamagitan ng kanilang lehitimong negosyo sa pakikipagsabwatan ng ilang mga tiwaling opisyal ng pamahalaan maging sa mga alagad ng batas. Sa loob ng 4 na taong pagtutok ng bitag sa mga sindikatong ito, iba't ibang estilo ng paihi ang aming mga naidokumento mula sa mga malaking planta hanggang sa maliliit na dorobo na nagpapaihi sa mga lansangan. Ayon pa kay Colonel Nelson Yabot, Station Commander ng Station 11 sa Binondo, Manila. Dito sa klase ng mga nagwanakaw ng mga langis, itong mga paihi na ito, it varies eh kung sa mga pagkagamitan. No? Meron dyan na nagwanakaw ng langis dyan para imbento nila. Meron naman yung bumibili at pagbili yan, imbento pack at saka binibenta. Pero may isang pagnanakaw dyan na ang style naman, itong mga nasa taong gobyerno, yung binibigyan ng mga gas coupon sa mga allow ng kanilang mga bisita na binibigyan. Tapos yung kinakarga sa mga government vehicles, ito ay binibenta, intended to be issued sa public vehicle. Pero ang nangyayari, itong coupon, hindi ibinibigay kung sa dapat paglagyan. Ibinitalya rin ni Colonel Yabot ang klase ng pagpapaihi sa lansangan. So, pero ng mga pagnanakaw ng langis na dito nga, no? Tatlong klase yan. Itong isa, malaki yan ito, no? Ito yung umaangkat ng langis sa pandaran, yung depots na minsan ay kulang. Pangalawa naman dyan, yung mga tanker na kumuha ng langis dun sa Bataan, sinasalubong sila sa isang ilang na lugar sa dagat na doon na isasalin yung mga ninakaw na pasobrang langis. At ang isa naman, ito yung committed naman ng mga delivery truck, mga kontrakto ng Caltex Petron na pumupunta sa mga gas depot at tapos ay magdadaan sila sa ibang rota at doon magpapaihi. Dito sa mga paihi, ano, most common practice dyan. Yung mga bus na yan, kumpanya yan, so meron silang allotted na gas ratio sa kanilang kumpanya. So yung iba dyan, pag kumuha sila, nakalusang biyari, nagsisip-sip sila sa tangke mismo at sinasalin sa mga lalagyan para ibenta ng pa. Civil ma, lumapit sa bitag hinggil sa harap-harapan daw na paihi sa Luneta ng mga shuttle bus mula sa Laguna. Ikinanta ni Vilma operasyon ng small time na grupong ito. Regular na pumaparada doon yung mga French shuttle bus from Laguna going to Luton, ang area nila. Kasi pag dumarating doon, bigla na lang may payat na lalaki. Ang pangalan noon ay Joel po. Yun po ang nagsisip-sip ng krudo. Tapos, isasalin nila doon sa mga naghihintay na mga van. Palagi nilang ginagawa yung paihi nila. Sa may bandang ano po, Luneta Park sa Lapu-Lapu po sa May National Museum po. Ano, sasama po ako sa inyo para malaman nyo, makita nyo yung totoo. Nagka-interest sa bitag na kumpirmahin ang sumbong ni Vilma. Agad sinilip ng aming mga undercover ang simpleng paihi sa Luneta. Pagdating sa target site, tiyempong pumipwesto na mga durobo. Ito na yung bus na yan. Silipin ang mga kulohoy. Pagmasdang, abalang-abala ang mga tupa. Ilang
ilang minuto lang ang nakalipas. Matapos ang pagpapaihi sa Prince Shuttle Bus, isa-isa lang nagdatingan ang kanilang mga parokyano, Arimoy Mini Gas Station. Pagmasdan ang senyas ng kolokoy na naka-blue t-shirt, ibig sabihin tumayo ka sa likuran ko na maikubli ang pagsasalim ng nakaw na trubo sa van ng kanyang parokyano. Pero hindi pa rin siya nakaligtas sa aming surveillance camera. Kinahapunan, pagbalik ng bitag undercover sa Luneta. Yan, ito na, ito. Ito yung dala ng hospital. Sasampayan, oo. Sasampayan. Yan. Tuloy-tuloy pa rin ang pagsisip-sip ni Kolokoy sa bus ng kawawang nagmamay-ari ng Prince Shuttle Service. Aba, hindi pala small time ang maliit na operasyong ito dahil ang mga parokyano ay mga magagarang van na bumibili ng nakaw na krudo na ibinenta sa kanila ng driver ng pinendehong kumpanya ng Prince Shuttle Service. Una, ang puting Toyota Hiace van na ito na may plakang XGM709. Sunod naman ang asul na Toyota Hiace na may plakang XGH689. Animo'y nag-iigib lamang ng tubig. Itong maliit na paihi na ito, no? Nakaka-apekto malaki dito sa ating ekonomiya kasi sila yung tumatangkilig doon sa mga ninanakaw na langis eh. Dahil kahit anong pagnanakaw nila at kung walang tatangkil ng nakaw na langis, para hindi na mabibenta ang produkto nila ng nakaw. So, talagang dapat sirain nyo ng mga tempo ng mga mamimili ng mga illegal o nakaw na langis. Para sa ganun, magnakaw mo sila, wala silang pagbibenta, wala silang market. Ang paihi ay isang uring pagnanakaw sa pamahalaan ng malalaking tiwaling negosyante gamit ang kanilang legal establishment, depo o planta. Nagagawa ng mga malalaking tiwaling negosyante na gawing legal ang kanilang illegal na gawain sa pakikipagsabwatan ng ilang mga tiwaling opisyal ng pamahalaan sa simpleng mga paihi sa lansangan. Mga maliliit na malikhaing kawatan ang kanilang ninanakawan bulsa ng mga pribadong kumpanya sa kasalukuyang masalimuot at walang katiyakang takbo ng ekonomiya ng ating bansa. Taas ang bilihin, taas ang gasolina, napakalaki ng epekto niya sa ating mga karamayan. Mahinang doon sa nakakakaya, pero doon sa mga iba, dadami pagsasagawa ng mga bagong modus operandi para kumita itong mga tao ito. Lalo na yan, yung sa may paihinan, sa maglangis at gasolina. So maraming pamamaraan ang maiisipan ng ating mga kababayan para kumita. Parang gano'n siya maibsan at magkaroon ng karagdagan ng kanilang kikitain sa buhay kahit na bawal.